Hello po! Alam niyo po ba kung saan yung office ni Ms. Roxy Guerrero dito? Tanong ng isang babae kay Roxy habang nasa loob sila ng elevator. Gusto sanang sabihin ni Roxy na siya ang hinahanap ng babae, pero nagdadalawang isip si Roxy na sabihin ito dahil gusto niyang makasigurado para sa kanyang kaligtasan. Hindi kaagad sinabi ni Roxy kung kani-kanino ang impormasyon tungkol sa kanya, lalo pat isa siyang CEO. Mas mabuti nang maging maingat, lalo na sa panahon na yon na marami ang mapagsamantala. Bakit niyo ho hinahanap? Iyon na lang ang simpleng tinanong ni Roxy. Nagbibigay lang po sana ako kay Ms. Roxy ng importante galing sa DGM Corporation. Paliwanag ng babae. Nang tignan ni Roxy ang suot ng babae mula blouse at skirt, sa tingin ni Roxy ay sekretary ito sa DGM Corporation, kaya mukha namang kapanipaniwala. Ah, sige, sumabay ka na lang sa akin. Doon din punta ko sa office. Tugon ni Roxy bago muling ibinalik ang tingin sa kanyang phone. Ah, ganun ba? Nako, mabuti naman. Nga pala, dito ka rin ba nagtatrabaho? Muling usisa ng babae at tinanguan lang ni Roxy bago sila lumabas ng elevator dahil bumukas na ito. Napatingin din ang babae sa buong suot ni Roxy habang nauunang naglalakad si Roxy palabas ng elevator. Kamusta naman pagpapasahod dito? Maayos pa pagtrato sa inyo ng mga janitress? Patuloy pa rin na pagdaldal ng babae kay Roxy. Nagulantang na lamang si Roxy sa sinabi ng babae kaya napatigil siya sa paglalakad. Hindi ako janitress dito ah, grabe ka naman. Tugon ni Roxy na nagkukunwaring natatawa matapos siyang mapagkamalan na janitress. Dahil umaga pa lang at ayaw niyang masira ang mood niya. Ay sorry, akala ko kasi janitress ka. Nagpipigil tawang saad ng babae. Walaan ko, siguro dishwasher ka sa kantin. O di kaya naman ay cook. Dagdag pa ng babae. Mali, wala sa parehong nabanggit. Tugon ni Roxy habang nagtipigil ng inis kaya naman nagpatuloy na lang siya sa paglalakad at binuksan na niya ang office niya. Ah siguro, kasambahay ka ni Miss Roxy. Papunta ka nga rito sa office niya eh. Ayaw pa rin magpaawat ng babae kaya patuloy pa rin ito sa panghuhula. Hindi na lang nagsalita si Roxy, bagkos ay binuksan na lang niya ang pinto ng kanyang opisina. Ang hirap naman hulaan ang trabahong mo. Napatigil ang babae sa pagsasalita matapos niyang mapansin ang malaking picture frame sa loob ng opisina ni Roxy. Pagbukas kasi ng pinto ay ito kaagad ang kapansin-pansin dahil sa laki nito na nakasabit sa wall sa likuran ng table ni Roxy. Nagpalipat-lipat ang tingin ng babae sa babaeng nasa picture at kay Roxy. Hanggang sa makasigurado siyang ang kausap niya ngayon na pinagkamalan niyang dishwasher, cook o kasambahay ay ang taong nasa picture na siya ring sadya niya rito sa kumpanya. Ikaw po pala si Miss Roxy? Nauutal na wika ng babae matapos niyang ma-realize ang lahat. Ah, huwag niyo na pong isipin yung mga pinagsasabi ko kanina. Mapagbiro lang talaga ako. Palusot pa ng babae dahil sa takot na pagalitan siya ni Roxy o di kaya ay baka isumbong pa siya ni Roxy sa amo niya. Nako, wala yon. Sige na, ilagay mo na dyan sa table ko ang pinabigay ng amo mo para makabalik ka na rin sa kumpanya ninyo. Nakangiting tugon ni Roxy na tila nakikipagplastikan siya sa babae. Sige po, aalis na po ako. Paalam ng babae kay Roxy habang bahagya siyang nakayuko. Sa sobrang hiya ay hindi na kayang tignan ng babae si Roxy sa mukha. Sige, huwag ka nang babalik ha. Ay, este, huwag ka nang magdadalawang isip na bumalik dito kung maipapadala ulit sa'yo yung amo mo. Sorry, medyo nalito. Ang dami ko kasing iniisip. Alam na, CEO, maraming ganap sa buhay. Palusot ni Roxy para magkunwaring na mali lang siya nang nasabi. Ngunit ang totoo ay sinasadya talaga ni Roxy na sabihin iyon. Ah, okay lang po. Tumawa na lang din ang babae habang nagsasalita bago siya naglakad palabas ng opisina ni Roxy. Bakit kasi ganyan siya manamit? Hindi tuloy halatang CEO siya. Bulong ng babae habang naglalakad. Ano yon? May sinasabi ka pa ba? Pahaba ni Roxy matapos niyang marinig na tila may binubulong ang babae pero hindi na maintindihan ang binubulong nito.
Nagulat naman ang babae dahil hindi niya inaasahang maririnig pa siya ni Roxy, kaya bahagya siyang napatalon sa gulat. Ano po? Wala po yun. Iniisip ko lang po kung may nakakalimutan pa ba ako sa mga inutos ng amo ko. Pagdadahilan ng babae. Matapos niyang magpaliwanag, ay nagmamadali na siyang naglakad paalis para makalayo na siya sa opisina ni Roxy. Nang tuluyan ang mawala sa paningin ni Roxy ang babae, ay napasabunot na lang si Roxy sa sariling buhok. Kakagigil! Pagkamalan ba naman akong janitress? Loko yun ah! Singhal pa ni Roxy sa kawalan. Basta na lamang itinapon ni Roxy ang sarili sa upuan, pagkatapos ay nagmamadali siyang binuksan ang laptop. Kaagad na hinanap ni Roxy ang email ng amo nung babae para magpadala ng mensahe rito. Palitan mo ng sekretary mong pinapunta mo rito. Ang panghe ng ugali? Basa ni Roxy sa mensahe niya bago niya tuluyang pinindot ang send button. Huwag mong sasabihin sa sekretarya mo na nag-message ako. Concern lang ako sa kumpanya mo. Dagdag pa ni Roxy bago niya tuluyang sinara ang laptop. Sa katunayan ay hindi naman talaga binayayaan ang kagandahan si Roxy. Bukod doon ay hindi rin naman siya maganda manamit na kahit mag-match ng outfit ay hindi siya marunong. Sa madaling salita, baduy manamit si Roxy. Kahit mayaman si Roxy ay madalas siyang napagkakamala ng mali. Minsan pa nga kapag sinasabi niyang CEO siya ay nagugulat ang mga nakakarinig. O di kaya naman ay hindi si Roxy pinaniniwalaan. Hindi kasi halata kay Roxy na siya ay CEO o mayaman. Para sa mga taong nakakasalamuhan niya ay isa lang siyang ordinaryong pangit na babae. Wala namang ibang nagsasabi kay Roxy na pangit siya o baduy siya manamit. Kahit ang nag-iisa niyang kaibigan na si Anna ay hindi ito binabanggit sa kanya dahil natatakot si Anna na baka magalit si Roxy sa kanya. Maging ang mga nagtatrabaho sa kumpanya ni Roxy ay hindi nila magawang sabihin iyon kay Roxy. Dahil nga ay CEO si Roxy at natakot silang lahat na baka sila ay mawalan ng trabaho. Hello Ma'am Roxy! Ang ganda po natin ngayon na, in fairness, blooming ka madam! Sigaw ng isang canteen staff habang naglalakad si Roxy papunta sa canteen. Dahil malakas ang sigaw ng canteen staff ay halos narinig iyon ng mga taong nasa loob ng canteen. Lahat sila ay nagpipigil ng tawa para hindi sila marinig ni Roxy. Break time na kasi kaya halos karamihan ng empleyado ng kumpanya ay kumakain dito sa canteen. Salamat Susan! Simpleng tugon ni Roxy sa canteen staff na yon bago si Roxy lumapit sa kaibigan niyan si Anna na kahit ito ay nagpipigil din ng tawa. Loko ka talaga Susan, bakit ka naman nagsinungaling kay Madam? Alam naman nating lahat na hindi siya maganda. Pabulong na asik ng isang staff kay Susan para hindi sila marinig ni Roxy. Paano nga ba? Sumisip-sip lang yang si Susan para taasan ang sweldo niya. Singit pa ng isang staff. Hayaan niyo na. Yung mukha ni Madam Roxy matitiis ko pa, pero yung mababang sweldo? Eh hindi! Buwelta naman ni Susan hanggang sa natawa silang tatlo. Ba't parang tawang-tawa ka dyan, Bes? Ano nangyayari sa'yo? Puna ni Roxy sa kaibigan niyang si Anna dahil kanina pa napapansin ni Roxy ang mahinang pagtawa nito. Pasimpleng umubo muna si Anna para makapagsalita siya ng maayos. Ah, wala yun, Bes! Hindi ako tumatawa, ano ka ba? Ano kasi, actually, kinikilig talaga ako kasi ngayon namin kakausapin ni Anton ang wedding organizer, remember? Wika ni Anna na tila nag-iisip pa ng mabuti para sa ipapaliwanag niya. Oo nga pala, malapit na kasal niyo, no? Nako, wala ba akong napapagawang gown na susuotin ko? Tugon ni Roxy na tila nawala na sa isip niya ang kasal ng kaibigan dahil sa dami ng kanyang gawain. Hindi na kailangan, Bes. Ako na ang magpapagawa para sa'yo kasi baka di maganda. I mean, para naman bumagay ang gown mo sa motif ng kasal ko. Pagboluntaryo ni Anna. Muntik pang madulas si Anna na sabihin pangit ang taste ni Roxy at baka pagtawanan lang ito sa kasal niya kung sakali. Mabuti na lang ay kaagad nakaisip ng ibang paliwanag si Anna. Ang swerte ko talaga sa'yo, Bes. Salamat talaga ha. Nabawasan na tuloy iniisip ko. Sagot ni Roxy na tila nakahinga siya ng maluwag. Oo naman, Bes. Alang-alang para sa ikagaganda ng kasal ko.
Tugon pabalik ni Anna. Alam mo, Bes, magpapasalon ako this weekend. Tsaka feel ko rin magpa-fresh ng mukha ko or magpatangos ng ilong. Baka interesado kang sumama. Libre ko naman. Promise! Suhestyon muli ni Anna. Wala namang masamang intensyon si Anna kay Roxy. Gusto lang ni Anna na kahit papaano ay gumanda si Roxy para hindi siya tinutukso ng mga taong nasa paligid niya. Ilang beses nang niyaya ni Anna si Roxy kung ano-ano ang palusot na sinasabi niya rito. At kahit ilibre pa niya si Roxy, ay ayos lang sa kanya. Pero itong si Roxy naman talaga ang ayaw sumama at ayaw magpapilit kahit na anong gawin niya. Hay nako, Bes, wala na yan sa isip ko, no? Ang daming mas dapat unahin kaysa dyan. Mabilis na pagtanggi ni Roxy. Sigurado ka, Bes? Sayang naman! Tsaka weekend naman yon. Isa pa, deserve mo rin yon dahil masyado kang masipag sa trabaho. Kahit regalo mo na lang sa sarili mo. Alam mo na, deserve rin natin magpaganda paminsan-minsan, no? Patuloy pa rin pangungulit ni Anna, pero parang wala pa rin itong obra kay Roxy. Salamat sa alok mo, Bes. Pero promise, hindi na talaga. Huwag mo na akong isipin. Muling tanggi ni Roxy. Napakahamot na lang si Anna habang umiiling. Napatanong na lang din si Anna sa sarili kung aware ba si Roxy sa sarili niyang madalas siyang nilalait ng mga tao sa paligid niya. May pera naman si Roxy, pero kahit magpa-spa or salon ay hindi niya magawa. Maipa tayo, Bes. Kailan mo plano magka-boyfriend ha? Ikakasal na ako't lahat-lahat. Hanggang ngayon, wala ka pa rin maniligaw? Hay nako, wala sigurong gustong magtangkang juwain ka, Bes. Joke lang! Pag-iiba ni Anna sa usapan na bahagya pang nagbiro, pero ang totoo ay sinasadya niyang sabihin iyon. Natatakot lang talaga si Anna na prangkahin si Roxy sa katotohanan kasi malaki ang utang na loob ni Anna sa mga magulang ni Roxy na ngayon ay pareho ng nasa langit. Ayaw niya lang din na magalit si Roxy sa kanya dahil hindi kakayanin ng konsensya niya kung magkagalit pa silang dalawa. Walang nagkaka-interest, Bes. Pero okay lang, di naman ako interesado. Dagdag problema lang yan. Pabiru ring tugo ni Roxy. Pero 30 years old ka na kaya? Need mo rin ng partner in life, no? Paano na lang kung nagkasakit ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Tsaka need mo na rin ng motivation para magpaganda. Nakakapangit kaya pagiging single. Makahulog ang paliwanag ni Anna para lang isingit kay Roxy na magpaganda naman ito. Need niya rin kasi iyon para sa sarili niya. Hindi naman nakasagot si Roxy sa sinabing iyon ni Anna. Kasi may punto din naman si Anna. Mahirap kayang tumanda na mag-isa. At hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya nating mag-isa sa buhay. Biglang tumunog ang phone ni Anna, hudyat na may natanggap itong bagong mensahe. Kaagad naman iyong binasa ni Anna. Bes, mauna na ako ah. Nandiyan na si Anton sa parking lot eh. Aalis na kami. Paalam ni Anna sa kaibigan. Sige, Bes, mag-iingat kayo ah. At saka balitaan mo ako. Pagsang-ayon ni Roxy. Nga pala, Bes, may regalo ako sa'yo. Muntikan ko nang makalimutan itigay. Hirit pa ni Anna habang inaabot kay Roxy ang regalo. Wow, love na love mo talaga ako, Bes, ha? Ano pala laman ito? Tanong ni Roxy na puno ng kuryosidad. Siyempre, secret lang. Sa bahay mo na lang yan buksan pagka-uwi mo, ha? O siya, ano na ako? Muling paalam ni Anna. Sige, salamat ulit dito. Pagka-uwi ni Roxy sa bahay niya ay dali-dali niyang binuksan ang binigay na regalo ng kaibigan niyang si Anna. Salamin? Bakit naman kaya salamin ang binigay nun sa akin? Napatanong si Roxy sa kanyang sarili matapos niyang makita ng tuluyan ang regalo. Loko yun dah! Mukha ba akong hindi nagsasalamin eh ang lalaki ng mga salamin dito sa bahay? Reklamo ni Roxy habang tinitignan ang sarili sa salamin. Nang makahiga na si Roxy sa kama para magpahinga, naisipan muna ni Roxy na buksan ang Facebook account niya. Para lang may pampalipas oras siya habang hindi pa siya dinadalaw ng antok. Habang nagbabasa ng mga posts si Roxy, biglang dumaan sa feed niya ang isang advertisement tungkol sa isang dating app na Tinder. Napahinto si Roxy doon at biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng kaibigan niyang si Anna sa kanya. Pero 30 years old ka na kaya? Need mo rin ng partner in life, no? Paano na lang kapag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? Tsaka need mo na rin ng motivation para magpaganda. Nakakapangit kayo maging single. Pag-alala ni Roxy sa buong sinabi ni Anna.
Dahil doon ay napaisip na lang si Roxy. Tama rin naman si Bess. What if i-install ko tong dating app na to? Baka dahil dito ay maranasan ko na rin kumilalaman lang ng ibang tao o di kaya naman ay ma-in love. Bigkas ni Roxy sa mga salitang yon sa kawalan. Hanggang sa makapagdesisyon si Roxy na i-download ang Tinder. Bahala na, wala namang masama kung susubukan eh. Aniya ni Roxy. Pagkatapos ma-download ng Tinder, kaagad na gumawa ng account si Roxy. Kung sino ang unang lalaki na magme-message sa akin, siya lang ang i-entertain ko dito sa app na to. Wika niya habang naghihintay sa mga magme-message sa kanya. Pati ba naman dito walang magkaka-interest sa akin? Lord, anak niyo rin po ako. Parang awa niyo na, isa lang eh. Pagmamakaawa ni Roxy na napadasal pa. Ididelete na sana ni Roxy ang dating app dahil wala namang nagme-message sa kanya. Nang biglang may nag-notification. Napangiti si Roxy at dali-dali niyang pinindot ang notification galing sa Tinder para tignan ang message. Hi, kamusta ka? Tanong ng sender ng message kay Roxy. Mabilis na nag-reply si Roxy habang hindi maalis sa kanyang labi ang ngiti. Hello? Okay naman ako, ikaw ba? Kinikilig na reply ni Roxy. Pagkasend ng message ni Roxy ay sunod na pumunta si Roxy sa profile ng lalaki para tignan ang mga impormasyon niya. Caleb Mariano, 31 years old. Isang taon lang ang pagitan namin. OMG! Check! Lalong kinilig si Roxy nang mabasa iyon. Single at naghahanap ng long-term partner. OMG talaga! May pag-asa pa ang lola ni Te! Pagpapatuloy ni Roxy sa pagbabasa. 5'11 ang height? O to the M to the G! Check the check the check! Ang tangkad naman ito! Pwedeng-pwede ako buhatin anytime! Halos sumisigaw na wika ni Roxy habang pinapalo-palo pa niya ang unan. Ang bango-bango papakinggan ng pangalan niya. Siguro palagi tong amoy Johnson's baby ko. Este, baby powder! Natatawang biro ni Roxy na siya mismo ang kinikilig sa sariling banat niya. Ayos lang din ako. Kumain ka na ba? Ako ito, nagluluto pa lang. Reply ni Caleb kay Roxy. Wow, marunong magluto. Husband material ka pala eh. Tugon ni Roxy na gaya kanina ay hindi pa rin nawawala ang mga ngiti niya. Pero oo, tapos na ako kumain. Dagdag na reply ni Roxy. Ano ba yan? Ba't wala siyang profile picture? Di ko tuloy makita itsura niya. Pero okay lang. Wala rin pala ako eh. Patas lang kami. Pasaring ni Roxy ngunit sa utak niya lamang iyon sinabi. Naman, gusto mo ipagluto pa kita eh. May pagmamalaking reply naman ni Caleb. Ano bang gusto mong kainin? Dagdag ulit na tanong ni Caleb. Ikaw? Maikling reply ni Roxy. Uy, masyado kang speed ah. Gusto mo na agad ako kainin? E wala pa nga mahigit isang oras na magkausap tayo. Mabilis na sagot ni Caleb na gumamit pa siya ng tumatawang emoji. Isinobsob naman ni Roxy ang mukha niya sa unan dahil sa hiya habang pinapalo-palo niya pa ang kama. Hala, hindi iyon ang ibig kong sabihin. What I mean is, ikaw bahala kung anong gusto mong ipakain sa akin. Paliwanag ni Roxy. Haha, joke lang eh. Pag-amin ni Caleb. Ulaan ko, nakangiti ka ngayon no? Dagdag na tanong ni Caleb kay Roxy sa message. Hoy, bakit mo alam ha? Manguhula ka ba? Wala pang isang minuto ay nakapag-reply kaagad si Roxy. Hindi naman. Alam ko lang na ako ang dahilan ng mga ngiting yan. Pasaring ni Caleb dahilan para umabot hanggang tenga ang ngiti sa labi ni Roxy. Hindi malaman ni Roxy kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman niya habang kausap si Caleb. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa gabing iyon. Hanggang sa nagpaalam na si Roxy na kailangan na niyang matulog. Kung tutuusin ay gusto pa ni Roxy na makausap ng matagal si Caleb pero wala siyang choice kundi magpaalam na rito. May mga ngiti pa sa labi ni Roxy habang natutulog. Di niya akalaing mararamdaman niya ang ganitong saya na matagal na niyang hindi naranasan mula nang pumanaw ang mga magulang niya. Iba ito sa lahat ng saya na naranasan ni Roxy. Pakiramdam niya ay para siyang nasa ulap sa sobrang saya. At isa lang ang na-realize ni Roxy sa gabing to, na kaya pa pala niyang sumaya ng ganito sa buong buhay niya. Kamusta ang gising mo?
Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Nakatanggap ng mensahe si Roxy mula kay Caleb habang nagpe-prepare siya para pumasok sa kumpanya. Dahil doon ay napangiti na naman si Roxy. Yup, maganda nga ang gising ko eh. Reply ni Roxy na hindi man lang pinaabot ng 1 minuto bago sinagot ang message. Ganon siya ka-excited na makausap si Caleb. Kasing ganda mo siguro no? Tugon ni Caleb sa mensahe ni Roxy. Ang mahalaga, maganda gising ko, ayaw lang ang usapan. Biro ni Roxy bago siya tuluyang umalis ng bahay. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap sa loob ng ilang araw. Kahit kapag nasa loob ng opisina si Roxy ay hindi niya mapigilan ang sarili na hindi kausapin si Caleb. Parang nanghihina si Roxy kapag di kausap si Caleb. Madam Roxy, ang lawak po ng ngiti natin ngayon na. Ah. Siguro may boyfriend ka na madam. Lalo kang bumablooming eh. Muling biro ni Susan pagkakita nito kay Roxy sa loob ng kantin. Naku, wala. Masaya lang talaga ako. Nahihiyang tugon ni Roxy na pansin pang kinikilig ito habang nagsasalita. Iba yung ganda niyo ngayon, madam eh. Parang may nagpapatibok ng puso mo. Sino po kayang malas? I mean, mas kwerteng lalaki ang na-inlove sa inyo, madam. Dagdag pa ni Susan at bahagya siyang siniko ng katabi niya nung may pagkakataong hindi nakatingin si Roxy sa kanila. Gaya ng dati ay nagtitigil na naman na matawa ang mga nasa loob ng kantin dahil sa malakas na pagbibiro ni Susan. Ah, basta. Ganito na lang. Lahat ng nasa kantin ngayon, ako magbabayad ng mga in-order nila. Pati kayo, Susan. Kumain na rin kayo. At ako ang magbabayad. Anunsyo ni Roxy dahilan para magpalakpakan ang lahat na nasa kantin. Sabi na eh, nakajak pa to si madam. Nang libre eh. Patuloy pa rin na pagbigay ni Susan ng komento. Nang matapos ang araw na iyon sa trabaho, ay nagmamadaling umuwi si Roxy sa bahay niya para magkaroon ng mahabang oras na kausap si Caleb. Siguro tingin mo sa akin ay laruan. Reply ni Roxy sa gitna ng kanilang pag-uusap. Bakit naman? Mabilis na pagtatanong ni Caleb. Kasi kapag nagsawa ka na, papalitan mo rin ako. Paliwanag ni Roxy. Batid nila na may namumuo na silang feelings para sa isa't isa. Kahit hindi man nila iyon sabihin, alam nilang pareho na silang nahuhulog habang mas tumatagal ang araw na sila ay nag-uusap. Hindi ah, para sa akin, isa ka lang tae. Tumaas ang kilay ni Roxy matapos niyang mabasa ang reply ni Caleb. Loko to ah! Ano tingin niya sa akin? Mabaho? Sira ulo? I-block ko nga to? Saad ni Roxy sa sarili. Pipindutin na sana niya ang block button nang biglang mag-reply ulit si Caleb kaya tinignan muna ni Roxy yon at binasa ng malakas. Kasi kahit anong mangyari, di kita kayang paglaruan. Ah! Kinikilig ako! There came a Caleb! Wika ni Roxy sa kawalan na hindi mapigilan ang kilig. Ay, 30 years old na pala ako. Di sa akin bagay kiligin ng ganito. Panira naman no? Pigil ni Roxy sa sarili pagkatapos niyang mapagtanto yon. Halos 1 buwan na simula nung unang mag-usap si Roxy at Caleb. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nag-usap ngunit wala pa rin sa kanila ang umaamin ng feelings para sa isa't isa. Hindi naman kasi sila nagmamadali. Alam ni na Roxy at Caleb yon sa kanilang mga sarili na mayroon na silang nararamdaman sa isa't isa. Sa ngayon ay ini-enjoy muna nila ang bawat araw na nag-uusap sila. Kahit hanggang doon muna ay masaya na sila. Ang mahalaga naman ay nagkakausap pa rin sila. Isang araw, papasok na sana si Roxy sa trabaho ngunit nagka-problema ang sasakyan niya at hindi ito mapaandar ni Roxy. Kainis naman no? Ngayon pa talaga nasiraan kung kailan ako nagmamadali? Puisit na buhay to! Asik ni Roxy sa kawalan na hinampas pa ni Roxy ang manibela gamit ang kanyang kamay bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Mabilis na tumakbo si Roxy papunta sa gilid ng kalsada para dito mag-abang ng masasakyan hanggang sa pinara niya ang taxi at tumigil ito sa harapan ni Roxy. Mabilis na sumakay si Roxy sa taxi. Sa Guerrero Corporation nga po kuya. Malakas na sambit ni Roxy. Walang kamalay-malay si Roxy na sa dinami-rami ng taxi na maaari niyang sakyan na saktuhan pang
taxi ni Caleb ang nasakyan niya. Sige po ma'am, pasuot na lang po ng seatbelt para sa kaligtasan niyo. Salamat. Mahinahong pagbibigay paalala ni Caleb na kaagad namang sinunod ni Roxy. Habang nagdadrive si Caleb ay panay ang tingin niya sa rearview mirror para tignan ang mukha ng pasaherong babae. Parang pamilyar kasi ang mukha ng pasahero kaya pinipilit ni Caleb na mumukhaan ito. Hanggang sa biglang naalala ni Caleb si Roxy. Nung nagkausap kasi sila ng isang beses ni Roxy, siguro ay nasa ikalawang linggo na nilang pag-uusap biglang naglagay si Roxy ng profile picture sa Tinder. At kung siniswerte nga naman ay nakita iyon ni Caleb. Pero hindi pa ni Caleb iyon nakikita ng matagal nang muling alisin ni Roxy ang profile picture. Kaya hindi gaanong nakita ng maayos ni Caleb ang larawan ng babae. Sa mga oras na ito ay napatanong na lang sa sarili si Caleb kung sadyang hindi lang ba talaga maalis si Roxy sa isip niya. Kaya napagkakamalan niyang kamukha ni Roxy ang pasahero niya. O tama ba ang hinala niyang si Roxy talaga ito? Ma'am, pwede po bang ihinto ko muna saglit ang taxi? Ihingihi na po kasi ako. Sa gitna ng katahimikan ay biglang nagtanong si Caleb sa pasahero. Ganun ba? Sige po kuya, pero bilisan niyo lang po ah, nagmamadali kasi ako eh. Napipilit ang pagpayag ni Roxy sa request ng driver. Tuluyan na ngang iniinto ni Caleb ang sasakyan sa may gasoline station para umihi. Bago lumabas ng sasakyan si Caleb ay muli niyang nilingon ang pasahero. Mabilis lang po talaga ako ma'am. Paninigurado ni Caleb. Napatingin si Caleb sa bag ni Roxy hanggang sa masulyapan ng mga mata ni Caleb ang keychain sa bag ni Roxy dahil agaw atensyon ito. Nagulat si Caleb matapos niya mabasa ang nakasulat sa keychain kaya dali-dali siyang lumabas ng sasakyan. Roxy. Roxy ang nakalagay sa keychain. Eh di tama nga ginala ko. Si Roxy talagang sakay ko. Bulong ni Caleb sa sarili kahit wala namang iba na makakarinig sa kanya. Habang umiihi si Caleb ay panay ang tanong niya sa sarili niya. Dapat ko na bang sabihin ako si Caleb? Dapat na ba akong magtapat sa kanya? Ano bang dapat kong gawin? Sunod-sunod na tanong ni Caleb. Bahala na, kailangan ko na makabalik dahil nagmamadali pa siya. Dagdag pa ni Caleb. Pagkabalik ni Caleb sa sasakyan ay agad na siyang nagpatuloy sa pagmamaneho. Iniisip ni Caleb kung paano niya kakausapin si Roxy. Pero bago yon, gusto muna makatiyak si Caleb na tama talaga ang hinala niya na si Roxy ang pasahero niya. Kaya naisipan muna ni Caleb na i-message ito sa Tinder sa pamamagitan ng joke. Na-stiff neck ata ako. Message ni Caleb kay Roxy. Habang tinitignan ni Caleb si Roxy habang nagpo-phone ito, napansin ni Caleb ang pag-aalala sa mukha ni Roxy. Pasimpleng tinignan ni Caleb ang phone niya dahil may natanggap na siyang mensahe. Ha? Bakit? Okay ka lang ba? Anong nangyari? Ba't ka na-stiff neck? Basa ni Caleb dito. Medyo nahihirapan si Caleb magmaneho habang nagtitipas sa phone. Pero sinisigurado niyang nag-iingat pa rin siya para sa kanilang kaligtasan. Lalo pat importante kay Caleb ang taong sakay niya sa taxi. Na-stiff neck ako kasi di ko kayang lumingon sa iba. Sa'yo lang talaga. Pagkasend ni Caleb sa message ay narinig niyang tumunog din ang phone ni Roxy. Kaya naman, muling pasimple na tinignan ni Caleb sa rearview mirror si Roxy at nakita niyang nakangiti ito habang nagbabasa. Parang ewan talaga to. Akala ko kung ano nang nangyari. Hindi napansin ni Roxy na napasigaw na pala siya kaya rinig na rinig ni Caleb ang sinabi niya. Hala, sorry kuya, nalakasan ko palang boses ko. Ito kasing kausap ko na stiff neck daw siya. Akala ko naman totoo, bumabanat lang pala. Pinag-alala pa ako eh. Mahabang paliwanag ni Roxy. Sa pagkakataong ito, siguradong sigurado na talaga si Caleb. Narinig niya mismo mula sa bibig ni Roxy ang mga sined niyang message dito. Wala nang rason para magkamali pa si Caleb ng akala dahil napatunayan na niya ito. Iniisip ni Caleb kung paano niya sasabihin ang totoo kay Roxy. Iniisip niya rin kung aamin na ba siya ngayon. Hanggang sa nakapagdesisyon si Caleb na aamin siya dahil ayaw niyang masayang ang pagkakataon. Magsasalita na sana si Caleb nang biglang may tumawag sa phone ni Roxy. Kaya wala siyang nagawa kundi magpatuloy sa pagmamaneho habang nakikinig kay Roxy na may kausap sa kabilang linya. Ha?
Bakit? Ano nangyari sa sekretary ko? Sigaw ni Roxy na mukhang natataranta. Kausap ni Roxy ang nasa front desk ng kumpanya. Ganun ba? O sige, malapit na rin ako. Bye! Paalam ni Roxy sa tawag. Sakto namang nasa kumpanya na si Roxy at Caleb, kaya agad-agad na kumuha ng pera si Roxy sa bag at mabilis na inabot ito kay Caleb. Kuya, ito na pong bayad. Keep the change po! Saad ni Roxy. Ah, Roxy! Hindi natuloy ni Caleb ang gusto niyang sabihin dahil pagkaabot na pagkaabot ni Roxy ng bayad ay mabilis na tumakbo si Roxy paalis ng sasakyan patungo sa entrance ng kumpanya. Walang magawa si Caleb. Tinignan niya lang si Roxy hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. At hindi nasabi ni Caleb na siya ang kausap ni Roxy sa dating app. Kaya naman ngayon ay malaki ang panghihinayang niya. Ganun pa man, hindi maitatanggi ni Caleb na mayroon na siyang nararamdaman kay Roxy. Ngunit inaamin ni Caleb sa kanyang sarili na may malaking takot siya sa puso niya. Na baka kapag umamin siya kay Roxy na siya ang kausap nito, ay baka'y pagtabuyan siya ni Roxy dahil mahirap lang siya at isang hamak na taxi driver lang. Dahil doon ay nahirapan si Caleb magdesisyon kung dapat ba siyang magtapat pa ng nararamdaman niya para kay Roxy. Samantalang halos mataranta si Roxy papunta sa loob ng office niya dahil sa pag-aakalang may masamang nangyari sa sekretarya niya. Hanggang... Surprise! Malakas na sigaw ang bumungad sa kanya pagbukas ni Roxy sa pinto ng office. Pagkatapos doon ay nagkantahan ng mga empleyado niya sa kumpanya ng Happy Birthday. Narito rin si Anna na nakakatiyak si Roxy na ito ang may pasimuno sa surprise. Nakalimutan ni Roxy na ngayon pala ang birthday niya. Wala naman kasi si Roxy'ng hilig na i-celebrate ang kaarawan niya. Kaya para kay Roxy ay normal day lang iyon. Grabe kayo ah! Kinabahan ako roon! Pero thank you so much sa effort ninyong lahat. Halos naiiyak na pasasalamat ni Roxy pagkatapos kumanta ng lahat. Happy birthday ulit, Tess! Muling bati ni Anna sa kaibigan habang hawak-hawak niya ang cake na may nakasinding kandila. Thank you, Bess. The best ka talaga. Masayang tugon ni Roxy habang nagpupunas ng kaunting luha. Luha na dahil sa saya, dahil naalala pa ni Anna ang kaarawan niya. Oh, Bess, bago mo i-blow ang candle, mag-wish ka muna. Paalala ni Anna kay Roxy. Kailangan pa ba yun? Natatawang puna ni Roxy. Aba, oo naman. Kahit 31 ka na ngayon, alam namin na may gusto ka pa rin i-wish, kaya go na! Pamimilit ni Anna. Sige na nga. Pagpayag naman ni Roxy. Pumikit na si Roxy at kaagad na nag-isip kung ano ang hihilingin niya. Dahil nasa kanya naman lahat ng kailangan niya, dahil tanggap na rin niyang nasa langit na ang kanyang mga magulang, ang tanging na i-wish ni Roxy ay, Lord, sana po dumating ang araw na makilala ko na si Caleb sa personal. Tahimik na humiling si Roxy. Matapos sabihin ni Roxy iyon, ay dumilat na siya at kaagad na inihipan ang kandila. Alright! Kain na guys! Excited na sigaw ni Anna. Kaya naman nagsimula ng kumain ang lahat ng empleyado. Bess, regalo ko pala sa'yo. Makahulugang ngiti na inabot ni Anna ang regalo niya kay Roxy. Ano to ha? Last time salamin binigay mo sa akin. Anong gagawin ko ron? E marami akong salamin sa bahay. Kantsaw ni Roxy. Marami nga, pero hindi mo naman ma-realize. Tugon ni Anna na umiwas pa ng tingin. Ma-realize na ano? Usisa pa ni Roxy na nagtataka. Ah, wala. Kumain na lang tayo? Sayang naman yung mga handa kung hindi natin matitikman. Pag-iiba ni Anna sa usapan at hinila na nga ito si Roxy papunta sa table ng mga pagkain. Bess, nagtataka ako. Hindi mo na ba sinusuot ang bracelet na bigay ko sa'yo? Tanong ni Anna kay Roxy sa kalagitnaan ng pagkain nila. Suot, syempre. Ito nga, oh. Pinakita ni Roxy ang kamay niya kay Anna, pero nung tinignan ni Roxy ang sariling kamay, ay wala doon ang bracelet. Hala, saan niya napunta? Suot ko yung lagi, eh. Inaalis ko nga lang yun tuwing maligo ako. Natatarantang paliwanag ni Roxy habang hinahanap niya sa paligid ang bracelet. Pagkalipas ng ilang minuto ay hindi pa rin iyon nakikita ni Roxy, kahit saan niya hanapin.
Hayaan mo na, Bes. Baka naiwan mo sa bahay nyo. Kasi diba, nagmamadali ka kanina? Tsaka if ever hindi mo na talaga makita, bibilihan na lang kita ng bago. Mahinahong suhestyon ni Anna. Nakakahiya naman. Sorry talaga, Bes. Nalulungkot na sambit ni Roxy. Samantalang pagsapit ng hapon bago muling magsimula si Caleb sa pagtataksi, nilinisan muna ni Caleb ang loob ng taksi para makasiguradong hindi magrereklamo ang pasahero niya na madumi ang kanyang taksi. Habang naglilinis ay nakita ni Caleb ang isang bracelet sa lapag ng sasakyan. Kanino kaya to? Tanong ni Caleb sa sarili habang binubusisin niya ang bracelet kung may palatandaan ito kung kanino. Roxy? Muling saad ni Caleb dahil sa gulat matapos niya makita ang pangalan ni Roxy na naka-engrave sa ilalim ng bracelet. Buti walang ibang pasahero ang nakakuha nito. Dagdag pa ni Caleb. Dahil doon ay dali-daling pumunta si Caleb sa kumpanya ni Roxy para isauli ang bracelet kay Roxy. Pagkakataon na rin niya iyon para maamin ang totoo na siya, si Caleb, ang kausap ni Roxy sa Tinder. Habang si Caleb ay naghihintay kay Roxy na lumabas ng kumpanya para iabot dito ang bracelet, tuluyan na ngang nakita ni Caleb ang dalaga pagkalipas ng halos isang oras. Dibali nang hindi siya makapamasada sa loob ng isang oras na yon, ang mahalaga ay maibalik niya at makausap niya si Roxy. Pabilis na lumabas si Caleb ng taxi para puntahan si Roxy. Ngunit hindi pa siya nakakalapit ay biglang sumulpot ang isang magkasintahan at kinausap nito si Roxy. Si Anna iyon at ang mapapangasawa niyang si Anton. Pagkalipas ng ilang minuto na nag-uusap ang tatlo, ay sumakay na silang tatlo sa kotse ni Anton paalis ng kumpanya. Naiwan na naman si Caleb na bigo at hindi nagawa ang kanyang pakay. Nakaramdam ng matinding lungkot si Caleb dahil sa tuwing aamin siya o lalapit siya kay Roxy ay palagi siyang nasasapawan. Noon pa man ay gusto na talagang magtapat ni Caleb kay Roxy na gusto niya ito. Pero para kay Caleb, mas gusto niyang sabihin iyon sa personal para mas romantic at para makita ni Roxy kung gaano siya kaseryoso tungkol sa nararamdaman niya. Kaya naman, matindi ang pagtitiis ni Caleb na huwag muna umamin hanggat hindi sila nagkikita at nagkakausap ni Roxy sa personal. Dumating sa punto na napatanong na lang si Caleb sa sarili kung isang sign na ba ito para huwag na muna siyang umamin kay Roxy dahil natatakot siya na baka masira ang lahat tungkol sa kanila kung magpapakita na siya. Baka isa na rin itong sign na hindi pa ito ang tamang panahon para umamin siya ng nararamdaman niya. Hanggang sa nagdesisyon na si Caleb na ipagpaliban muna niya ang kagustuhan na umamin kay Roxy. Itinago na rin muna ni Caleb ang bracelet ni Roxy at napagpasyahan ni Caleb na tsaka niya na lang ito ibibigay kay Roxy kapag umamin na siya. Pero hindi matiis ni Caleb na hindi makita si Roxy kahit isang araw. Kaya dumating sa punto na ini-stalk niya si Roxy sa kumpanya nito araw-araw. Isang araw habang naglalakad si Roxy papasok sa opisina niya, hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang paligid. Pakiramdam ni Roxy ay may sumusunod sa kanya. Naririnig din niya ang mga yabag ng paa nito sa tuwing naglalakad si Roxy na tila sinasabayan siya. Pero sa tuwing titigil siya sa paglalakad at lilingon sa paligid si Roxy, ay wala naman siyang makita ang kakaiba na nakasunod sa kanya. Dati kasi ay nagkaroon na ng death threats ang pamilya ni na Roxy, na iyon din ang sanhi bakit namatay ang mga magulang niya. Kaya hindi maiwasan ni Roxy na mag-alala para sa sarili niyang kaligtasan at para sa kaligtasan ng mga empleyado niya. Di hamak ay nagkaroon na si Roxy ng trauma sa mga karanasan niya noon kaya ganito na lamang ang pag-aalala niya. Dahil doon ay nagmamadaling pumasok si Roxy sa opisina niya. Lumipas ang mga oras ay wala namang nangyaring kakaiba kaya iniisip na lang ni Roxy na baka nagkakamali lang siya. Ngunit ang totoo ay sinusundan talaga si Roxy ni Caleb. Pero hindi kaduda-duda kay Caleb na stalker siya dahil siya ay gwapo, matipuno, matangkad at bukod doon ay maayos at presentable ito manamit. Kaya hindi siya mapagkakamala na mayroon nitong motibo o masamang ginagawa. Sa katunayan ay nagiging agaw atensyon pa nga si Caleb sa mga nakakakita sa kanya.
talagang mapapalingon ang mga babae sa kanya at ang iba pa ay kinikilig o tumitili sa tuwing napapadaan sa kanilang harapan si Caleb. Pero kahit walang nangyayaring masama ngayon, hindi pa rin nagpapakampante si Roxy dahil mas mabuti nang nag-iingat. During lunchtime, habang naglalakad si Roxy papunta sa kantin, ay nagtatanong-tanong si Roxy sa mga staff na nadadaanan niya. Thelma, wala ka bang napapansin na kakaiba today? Wala ka bang napapansin na labas-masok ditong kaduda-duda? Tanong ni Roxy sa nasa front desk ng lobby. Wala naman po ma'am. As usual days lang po, parang normal lang ganun. Bakit po ma'am? May nangyari po ba? Sagot ni Thelma na nasundan ng pagtatanong at pag-aalala. Ah, ganun ba? Wala naman. Natanong ko lang just to make sure na safe tayong lahat dito. Sige, salamat. Paliwanag ni Roxy. No problem po ma'am. Salamat po sa concern. Tugon ni Thelma na tinanguan na lang ni Roxy at dumiretso na siya sa kantin. Nang malapit na sa kantin si Roxy, napadaan ulit siya sa grupo ng mga empleyado na nag-uusap-usap kaya lumapit si Roxy sa kanila at nagtanong. Sorry sa pakikisingit sa usapan niyo, pero itatanong ko lang sana kung may napansin ba kayong kakaiba rito? Yung kaduda-duda ang ikinikilos? O baka may napansin kayong tao na hindi pamilyar sa inyo na pumasok dito sa kumpanya? Salaysay ni Roxy. Nagkatinginan naman ng mga staff at isa sa kanila ang sumagot kay Roxy. Wala naman po ma'am. Okay naman po lahat dito. Walang kaduda-duda. Pero may nakita kaming hindi pamilyar na mukha dito ngayong araw ma'am. Paliwanag ng isang staff. Talaga? Nasaan na siya? Alam niyo ba kung saan pumunta? Nakita niyo ba anong ginawa niya? May ginagawa ba siyang kakaiba rito? Ano dala niya? Sunod-sunod na tanong ni Roxy na halata sa mukha nito ang pagka-alarma. Relax lang po kayo ma'am. Wala naman siyang ginagawang kakaiba. E sa katunayan nga po, yun yung dahilan bakit kinikilig tong mga kasama ko eh. Muling tugon ng staff. Ha? Bakit? Takang usisa ni Roxy. Eh kasi ho ma'am, sobrang gwapo po ng lalaki. Tingin po namin may pinupormahan siya na isang empleyado dito. Basta po ang gwapo niya, matangkad, mukhang palagi mabango, tapos ang tikas pa ng katawan. Na love at first sight nga tong mga kasama ko eh. Kinikilig na paliwanag ng staff. Ah, ganun ba? Akala ko naman kung ano eh. Aniya ni Roxy na tila nakahinga siya ng maluwag. Yes po ma'am, pero huwag po kayong mag-alala. Kapag may napansin po kaming kakaiba, ako mismo magsasabi sa inyo ma'am. Panigurado ng staff. Mas mabuti nga. Sige, salamat ah. Pagkatapos ni Roxy na sabihin iyon, ay pumasok na siya sa kantin. Laking pasasalamat ni Roxy na walang nangyaring masama sa buong araw. Naisip tuloy ni Roxy na baka guni-guni lang niya iyon o sadyang stress siya kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Gaya ng nakasanayan, pagka-uwi ni Roxy at pagkahiga niya sa kama, kaagad niyang binuksan ang Tinder at mabilis siyang nagtungo sa conversation nila ni Caleb. Kumusta ang araw mo? Huwag ka masyadong magpapastress ah. Tsaka palagi kang mag-iingat. Basa ni Roxy sa mensahe mula kay Caleb. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi ni Roxy. Hindi mawari ni Roxy kung bakit ganito na lang ang kanyang nararamdaman sa tuwing makakatanggap siya ng mensahe mula kay Caleb. Iba ang epekto ng mga mensahe ni Caleb kay Roxy. Na kung ilan larawan ay para bang may mga paru-paro sa tiyan si Roxy na hindi magkamalyo. Oo na po. Simpleng reply ni Roxy na nasundan ng pagtatanong. Ikaw, kumusta ang araw mo? Hindi naghintay ng matagal si Roxy dahil kaagad siyang nakatanggap ng mensahe mula sa binata. Sa wakas, nakapag-reply ka na rin Roxy. Kanina pa ako di makapaghintay na makausap ka. Tugon ni Caleb. Parang ewan na hindi magkamayaw si Roxy na napagulong-gulong pa siya sa kama. Hindi na kinakaya ni Roxy ang labis na kilig na kanyang nararamdaman. Ang haba naman ng hair ko! Ganun ba ako kasarap kausap para hindi siya makapaghintay sa pag-reply ko? Pagkausap ni Roxy sa sarili bago siya nagtipan ng i-re-reply niya kay Caleb. Ay wow! Grabe ka ha! Huwag mong sabihin na may miss mo ko! Biro ni Roxy sa message niya. Higit pa sa sobrang pagkakamiss ko sa'yo. Sa sobrang pagkamiss ko nga eh, para katuloy pustiso. Tugon naman ni Caleb na hindi kaagad naisip ni Roxy kung ano ang ibig sabihin ng binata. Pustiso? Bakit naman?
Nagmamadaling tanong ni Roxy na puno ng kuryosidad. Kasi I can't smile without you eh. Malakas na basa ni Roxy sa reply ni Caleb. Dahil sa banat ni Caleb na iyon ay napaupo si Roxy sa kama. Kinuha niya ang malaki niyang teddy bear at hinampas-hampas iyon ni Roxy habang tumitili dahil sa sobrang kilig. Alam ni Roxy na hindi na bagay sa edad niya na kiligin ng ganito. Pero sadyang hindi niya mapigilan dahil, bakit hindi ako kikiligin sa isang Caleb Mariano? Eh siya na yan eh. Mag-iinerte pa ba ako? Siyempre hindi na ha. Muling wika ni Roxy sa kawalan na hanggang ngayon ay labis pa rin ang kilig na nararamdaman niya. Nakalimutan na nga rin ni Roxy na mag-reply kay Caleb sa sobrang kilig. Uy, okay ka lang ba? Kinikilig ka ng sobra no? Siguro nangingisay ka na ngayon. Biro ni Caleb matapos niyang hindi makatanggap ng reply mula kay Roxy. Natauhan si Roxy na hindi pa siya nakaka-reply kay Caleb nang muling tumunog ang Tinder app niya na nangangahulugang nakatanggap siya ng bagong mensahe. Nang mabasa nga ni Roxy ang message ay bigla siyang nagpanggap na hindi kinikilig. Na akala mo naman ay makikita siya ni Caleb kahit magkunwari siya o hindi. Tanggal angas ko sa lalaking to ah! Reklamo ni Roxy sa sarili. Uy hindi ha! Umihi lang ako kaya hindi ako nakapag-reply agad. Pagdadahilan ni Roxy sa message niya. Pagkatapos ng ilang oras nilang pag-uusap, nagpaalam na si Roxy kay Caleb na kailangan na niyang matulog dahil may importante pang magaganap bukas sa kumpanya. Bago matapos ang araw na to, gusto ko tambatihin ang happy birthday Roxy. Sana naging masaya ka sa araw na to. Pahabol ni Caleb na message kay Roxy. Nagulat naman si Roxy kung paano nalaman iyon ni Caleb, kaya kaagad niyang tinanong kay Caleb. Hoy, paano mo nalaman na birthday ko ngayon ha? Stalker ka no? Tanong ni Roxy na nagbiro pa sa dulo. Wala siyang kamalay-malay na ini-stalk nga siya ni Caleb at tama ang biro niya. Nakalagay kaya sa informations mo dito ang birthday mo, kaya nilagay ko sa notes ko para maalala ko. Paliwanag ni Caleb. Isa sa mga nagustuhan ni Roxy kay Caleb ay ang pagiging maalalahanin nito. Kaya naman, hindi nakapagtatakang nahulog na rin si Roxy sa binata. Thank you, Caleb. Tipid na pagpapasalamat ni Roxy bago niya pinatay ang phone niya para matulog na. Habang nakahiga ay nag-i-imagine si Roxy ng kung ano-ano. Gaya na lamang ng kunwari ay kinakasal sila ni Caleb hanggang sa mayroon silang dalawang anak. O di kaya ay nagde-date sila ni Caleb sa magandang lugar gaya na lamang ng Eiffel Tower sa Paris, France, na dream country ni Roxy na mapuntahan. Kaya naman, natulog si Roxy na may mga ngiti sa labi ng mga gabing iyon. Kinaumagahan, maagang pumasok si Roxy dahil mayroon silang board meeting. Kailangan niya kasing paghandaan ito dahil mahalaga ito para sa success ng kumpanya. Habang may nagsasalita para sa presentation sa kalagitnaan ng meeting, biglang nakatanggap ng mensahe si Roxy mula kay Caleb kaya pasimple itong binasa ni Roxy. Nasa work ka na ba? Ingat ka ha. Huwag mong istress masyado ang sarili mo. Mwah. Basa ni Roxy sa message ni Caleb kaya naman mahina siyang napahagik-gik lalo pat gumamit si Caleb ng kiss emoji. Taray, may kiss emoji na ha. Ano susunod niyan? Biro ni Roxy. I love you. Mabilis na reply ni Caleb dahilan para mapatawa si Roxy. Natigil naman ang pagpre-present tungkol sa monthly increase ng sales matapos niyang marinig ang pagtawa ni Roxy. Maging ang ibang nasa board meeting ay napalingon kay Roxy. Hindi naman napansin ni Roxy na napalakas na pala ang tawa niya at kasalukuyang nakatingin sa kanya ang board members kaya patuloy lang si Roxy sa pakikipag-usap kay Caleb. Ma'am Roxy, pwede ko na po ba ituloy ang presentation ko? Tanong na nagpe-present kay Roxy. Yes, you can continue it right away. Tugon ni Roxy na hindi tinignan ang nagsasalita. At wala rin kamalay-malay si Roxy kung anong dahilan bakit siya tinanong nito. Sira ka talaga, siguro marami kang sinasabihan ng I love you, no? Balik na reply ni Roxy. Wala no, bukod sa mama ko, ikaw lang talaga. Swear to God, mahulog man ako sa'yo. Aniya ni Caleb. Makadyos ka pala, hindi halata ah. Dagdag na biro ni Roxy. Halos masugat pa ang ibabang labi niya sa sobrang pagkagat niya rito para lang magpigil ng ngiti. Oo naman,
Kung bibigyan niya na nga ako ng tatlong hiling, may naisip na akong hilingin sa kanya. Punto ni Caleb sa reply niya kay Roxy. Ano naman iyon? Tanong ni Roxy na nagtataka. Eh di gagamitin ko ang tatlong pagkakataon na yon para tatlong beses kitang hilingin sa kanya. Muling banat ni Caleb na hindi na napigilan ni Roxing matawa nang mas malakas habang pinapalo niya ang mesa na gumawa ito ng ingay. Dahil sa ginawang iyon ni Roxy, ay na-realize na niya na nasa kalagitnaan pala siya ng meeting. Nanlaki ang mga mata ni Roxy na dahan-dahan niyang nilingon ang bawat isa na narito sa loob ng room. Lahat ng narito ay nakatingin sa kanya na may pagtataka sa mga mukha nila at ang iba pa ay may gulat na reaksyon. Nakaramdam si Roxy ng matinding kahihiyan na kung maaari lang na bumuka ang sahig ay agad-agad siyang magpapalamon dito dahil halos manlamig ang buong katawan ni Roxy sa sobrang hiya. Nakikinig po ba kayo sa presentation ko, Ma'am Roxy? Tanong ng presenter kay Roxy sa gitna ng katahimikan. Oo naman! Sige, ipagpatuloy mo na ang pag-present mo. Sorry sa distraction. Nauutal na tugon ni Roxy dahil hindi pa rin mawala sa sistema niya ang hiyang nararamdaman. Lalo pat nasisigurado ni Roxy na nakatingin sa kanya ngayon ang lahat. Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin sa pag-stalk si Caleb kay Roxy araw-araw at wala itong ni isang palya. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap sa Tinder app na sa paglipas ng panahon ay mas lumalim ng lumalim ang nararamdaman nilang dalawa para sa isa't isa. Hindi pa rin umaamin si Caleb kay Roxy ng kanyang tunay na nararamdaman para sa dalaga dahil sigurado si Caleb na tsaka lang niya aaminin kay Roxy kapag nagkita at nagkausap na sila sa personal. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kinayanan ni Caleb ang pang-i-stalk niya kay Roxy. Hindi na niya kinayanan. Hindi dahil ayaw na niya kay Roxy, kundi dahil wala siyang napapala at hindi na niya kayang magtiis na hanggang tingin na lang siya mula sa malayo. Nagpatuloy pa rin naman si Caleb sa pag-stalk kay Roxy. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nagbigay na siya ng kung ano-ano sa dalaga. Isang araw, nagpanggap si Caleb na delivery boy, kaya naman mabilis siyang nakapasok sa kumpanya. Pagkakita ni Caleb kay Roxy mula sa malapitan, ay biglang bumilis ang kalabog ng puso ni Caleb. Dahilan? Para matulos si Caleb sa kinatatayuan niya at hindi siya kaagad nakapagsalita. Yes po kuya, ano pong kailangan niyo? Bungad na tanong ni Roxy na inakala niyang delivery boy. Nakamask si Caleb kaya hindi kita ni Roxy ang buong mukha nito. Nakatitig lang si Caleb kay Roxy na siya namang ipinagtaka ni Roxy. Hoy kuya, natulala ka dyan. Ano nga pong kailangan niyo? Pag-uulit ni Roxy na bahagyanan niyang nilakasan ang boses niya dahil mukhang natutulog pa ang diwa ng kausap niyang delivery boy. Ma'am, delivery po. Nauutal na wika ni Caleb habang pinapakita kay Roxy ang bulaklak. Para kanino ang bulaklak? Tanong ni Roxy na nagtataka. Kay Miss Roxy Guerrero po. Kinakabahang tugon naman ni Caleb. Ako yun kuya, pero kanina daw po ito galing? Puno pa rin ang pagtatakang tanong ni Roxy pero kinuha pa rin niya ang bulaklak mula sa inaakalang delivery boy. Hindi po sinabi ma'am, basta raw po i-deliver ko ito sa'yo. Paliwanag ni Caleb. Ganun ba? Paninigurado ni Roxy na tumango naman ang delivery boy. Oh sige po, salamat kuya. Nakahinga ng maluwag si Caleb pagkatapos niyang magtagumpay na maibigay kay Roxy ang bulaklak. Inaamin niya na sobra siyang kinakabahan na baka pagdudahan siya ni Roxy. Mabuti na lang ay hindi iyon nangyari. Ang bulaklak na iyon ay nasundan ng chocolates at kung ano-ano pang pagkain. Nagtataka man si Roxy kung kanino iyon galing pero patuloy niya pa rin iyon tinatanggap. Dumating na naman ang araw na hindi na talaga makapagpigil si Caleb at gusto na niyang sabihin ang totoo kay Roxy. Gusto na niyang umamin dito. At higit sa lahat, gusto na niyang mahaggan si Roxy. Kaya naman isang araw habang nag-uusap sila, biglang napatanong si Caleb kay Roxy. Gusto mo na rin ba ako makita sa personal? Kasi ako, gustong gusto na kita makita. Message ni Caleb kay Roxy. Oo naman, kaso natatakot ako. Reply ni Roxy. Natatakot saan? Hindi naman ako nangangain ng buhay sa personal eh.
tanong ni Caleb na may kasamang pagbibiro. Hindi yon, baliw. Natatakot ako na baka kapag nakita mo na ako sa personal, ay hindi mo na ako magustuhan. Paliwanag ni Roxy. Hindi kasi ako kagaya ng iba pang mga babae. Maniwala ka man sa hindi, hindi ako maganda. Kaya baka kapag nakita mo ako, imbis na matuwa ka, ay baka matakot ka pa sa akin. Pag-amin ni Roxy. Hindi yun mangyayari, Roxy. Paninigurado ni Caleb. Dahil sa takot na nararamdaman ni Roxy na baka ayawan siya ni Caleb kapag nakita siya nito sa personal, hindi na hinayaan ni Roxy na ubabot pa sa ganon. Kaya bigla na lang niyang blinok si Caleb sa Tinder. At pagkatapos nun, ay dinilit niya ang app. Noong gabing yon ay panaiyak ang ginawa ni Roxy. Gusto niyang sisihin, murahin o di kaya ay saktan ang sarili dahil sa ginawa niya. Pero para kay Roxy ay wala siyang ibang choice. Kasi naniniwala si Roxy na mas masakit kung si Caleb mismo ang magre-reject sa kanya harap-harapan. Kaya inunahan na niya ito. Samantalang si Caleb naman ay hindi makapaniwala na blinok siya ni Roxy sa Tinder. Alam ni Caleb ang dahilan nito na natatakot si Roxy na baka hindi niya magustuhan si Roxy. Kaya naman, pilit na inintindi ni Caleb si Roxy sa kabila ng nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na sumusuko na si Caleb para kay Roxy. Kinabukasan ay pinuntahan ni Anna si Roxy sa kumpanya nito. Ngunit laking gulat ni Anna nang malaman na hindi pumasok si Roxy. Hindi lang kasi pumapasok si Roxy sa kumpanya kapag meron itong sakit. Pero sinasabi naman iyon ni Roxy sa sekretarya niya na hindi siya makakapasok. Ngunit ngayon ay hindi siya nagsabi sa sekretarya niya na hindi siya papasok, kaya naman nagtaka si Anna at nag-aalala na rin para sa kaibigan niya. Dahil doon ay nagdesisyon si Anna na puntahan si Roxy sa bahay nito. At nadatnan ni Anna si Roxy na tulala at namumugto ang mata. Bes, anong nangyari sa'yo? Ba't hindi ka pumasok? May nangyari bang masama na hindi ko nalalaman? Tsaka bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba ng umiyak, ha? Sunod-sunod na tanong ni Anna na bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi ko alam, Bes. Mahinang sambit ni Roxy. Basta ang alam ko, ang tanga-tanga ko. Dagdag pa ni Roxy. Ha? Bakit? Ano pang nangyari? Muling tanong ni Anna na puno ng pagtataka. Kasi yung lalaking gusto ko, kong kausap araw-araw, bigla ko na lang tinalikuran. Paliwanag ni Roxy. Ha? May nagugustuhan kang lalaki? Bakit hindi ko alam to? Ang daya mo, Bes, ha? Naglilihim ka na sa akin. Reklamo ni Anna. Hindi ko naman ginustong ilihim yun sa'yo, Bes. Kaso hindi ko lang talaga kaya pang ikwento kasi sa dating app ko lang siya nakilala. Dagdag pa ni Roxy na walang emosyon habang nagsasalita. Eh ano naman kung sa dating app mo lang siya nakilala? Wala namang masama dun eh. Pero ano bang pinoproblema mo? Natatakot ka bang magtiwala sa kanya? Eh bakit hindi ka makipagkita sa kanya sa personal? Suhestyon ni Anna sa kaibigan. Napabuntong hininga na lang si Roxy bago muling nagsalita. Ayun na nga ang dahilan bakit ko siya blinok sa Tinder, Bes, eh. Kasi parang gusto niya makipagkita sa akin sa personal, eh. Ako naman tong si takot at duwag na makipagkita, kaya ayun. Blinok ko siya. Pahayag ni Roxy. Bakit mo naman blinok, Bes? Ayun na yun, no? Gusto na pala makipagkita sa'yo. Bakit ka naman na duwag? Sunod-sunod muling usisa ni Anna. Kasi pangit ako, Bes! Walang pagdadalawang isip na saad ni Roxy. Natatakot ako na baka kapag nagkita kami, hindi niya ako magustuhan. Natatakot ako na baka kapag nagkita kami, ipagtabuyan niya ako. Kasi pangit ako! Kaya, inunahan ko na siya! Dagdag pa ni Roxy. Hindi ka pangit, Bes. Tandaan mo yan. Seryosong wika ni Anna. Bahagyang natawa si Roxy matapos sabihin ni Anna iyon. Ito talaga si Bes, palabiro eh. Kahit hindi mo sabihin, Bes, alam ko sa sarili kong pangit ako. Yung mga pangungutya sa akin ng mga empleyado ko, alam ko yon. Yung pagsisinungaling ni Susan sa akin na maganda ako, alam kong nagsisinungaling lang siya. Pag-amin ni Roxy dahilan para matahimik si Anna. Oo, pangit ako. Pero hindi ako tanga. Alam kong pinagtatawanan nila ako. Alam kong ayaw nila sa itsura ko, pero
hindi lang nila sinasabi dahil takot sila na baka palayasin ko sila sa kumpanya. Alam ko yun lahat. Mahabang dagdag ni Roxy. Gaya kanina ay hindi pa rin nagsalita si Anna. Alam ni Roxy na nakikinig sa kanya ng mabuti ang kaibigan. Kaya muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, may pera ako para ipagawa mukha ko. Pero kontento na ako sa kung anong meron ako. Di ko kailangan magpaganda para magustuhan lang ako ng mga tao. Kasi di ko kailangan ng mga tao sa buhay ko na nakabase lang sa panlabas na anyo ko. Kaya dahil sa takot ko na baka kapareho lang si Caleb ng mga taong kinukutsa ako. Kaya ganun na lang yung ginawa ko sa kanya. Matapos magsalita ni Roxy ay biglang tumahimik kaya doon pa lang nagsalita si Anna. Listen, Bess. Hindi ka pangit, okay? Wala kang kailangang ipagawa sa sarili mo kasi maganda ka sa sarili mo pamamaraan. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kailangan mo ring mag-ayos kahit papaano para hindi ka madalas tuksohin. Ayun lang. Mahabang advice ni Anna. About naman sa lalaking gusto mo, mali ang ginawa mo, Bess. Oo, sabihin na natin natakot ka. Pero sana binigyan mo ng chance ang Caleb na yon para patunayan ang sarili niya sa'yo. Binigyan mo sana siya ng pagkakataon para makita ka. Dapat hindi mo kaagad siya hinusgahan dahil nasanay ka na sa mga taong katulad ng inaakala mo na aayawan ka lang dahil sa itsura mo. Malay natin, di ba? Iba pala si Caleb sa lahat. Dagdag ni Anna na tila natauhan si Roxy dahil doon. Salamat sa advice mo, Bess. Pero sige, i-install ko ulit ang app para kausapin siya. Tugon ni Roxy na dali-dali niyang in-install ang app. Ngunit nung hanapin ni Roxy si Caleb, ay wala na iyong account niya. Sinubukan niya ring hanapin sa Facebook pero marami ang kapangalan nito. Kaya hindi niya alam kung alin doon ang kakausapin niya. Tinignan naman niya ang account isa-isa pero wala siyang makitang kapareho ng infos about kay Caleb. Hanggang sa sumuko na si Roxy sa paghahanap. Oh, ayan, sising-sisi ka na ngayon, no? Pangungonsensya pa ni Anna sa kaibigan. Eh kasi naman, Bess, eh. Di mo rin ako masisisi na ganun naramdaman ko. Rason ni Roxy. Pero naniniwala ako kung magkikita man kami, kung magkakausap man kami, o kung kami talaga ang para sa isa't isa, magkikita at magkikita din kami balang araw. Kahit medyo heartbroken pa si Roxy, pumasok pa rin siya sa kumpanya kinabukasan dahil maraming trabaho ang naghihintay sa kanya. Ngayon din kasi dadating ang business partner niyang Becky mula sa Canada. Pagkapasok na pagkapasok ni Roxy sa lobby ng kumpanya ay nakasalubong niya kaagad ang business partner niyang Becky na si Pinky. OMG, sissy! You're here na! Ikaw ha, you're so matagal. Inaamag na ang beauty ko rito, kakahintay sa'yo. Kalurky! Maarting bungad ni Pinky kay Roxy bago sila nagyakapan. Sorry na, sissy. Broken-hearted ang lola mo. Biro ni Roxy kay Pinky. Ay, wow! May pag-ganarin ka na, sissy, ah! Kaloka ka? Belta ni Pinky. Habang nag-uusap ang magkakaibigan na si Roxy at Pinky, bigla silang nakarinig ng malakas na sigawan mula sa entrance. Nagtakbuhan naman ang mga empleyado para makiusyoso. Ay, kaloka! Anong nangyayari? Takang sigaw ni Pinky. Hindi rin alam ni Roxy ang isasagot, kaya lumabas na lang din si Pinky at si Roxy. Pagkalabas nila Roxy at Pinky ay bumungad sa kanila ang mga tao na may hawak na tig-iisang letter kung saan kapag binasa iyon ay "Will you be my girlfriend?" ang nakasulat. Nasa gitna ng mga taong yon ang isang lalaki na maayos ang pormahan, gwapo, matangkad, matipuno at bukod doon ay may hawak ito na bulaklak. Ito pala ang dahilan ng ingay. Nagtaka naman si Roxy kung bakit sa kanila nakatingin ang lalaki. Dahil hindi niya naman kilala ang lalaking iyon kaya inisip ni Roxy na si Pinky ang sadya nito. Hoy Pinky, ang haba naman ng hair mo. Kakarating mo lang tapos may ganito agad? Ang gara naman ng comeback mo ha? Saad ni Roxy sa kaibigan. OMG sissy, hindi ako prepared! Natatarantang wika ni Pinky pagkatapos ay nagmamadali itong kinuha ang maliit na salamin sa bag niya at isang lipstick. Sissy, okay na ba to? Gorgeous na ba ako? Tanong ni Pinky kay Roxy. Oo na sissy, ilaban mo na yan. Slay!
pag-cheer ni Roxy sa kaibigan pagkatapos ay itinulak pa ni Roxy si Pinky papunta sa gitna kaharap ng lalaki. Sasagot na sana ng yes si Pinky nang biglang napakabot sa ulo ang lalaki at magkakasunod na umiiling-iling. Sorry, pero hindi ikaw ang tatanungin ko. Yung kaibigan mo sana. Nahihiyang wika ng lalaki kasabay ang paglingon nito kay Roxy. Nagulat si Roxy nang lumingon ito sa kanya. At itinuro pa ni Roxy ang sarili para maniguradong siya nga ang tinutukoy ng lalaki. Nang sandaling tumangutango ang lalaki, ay bigla na lang hinila ni Pinky si Roxy palapit sa kanya. Kaloka ka, sisi! Ikaw palang tinatanong! Nasira ang beauty ko ron, ha? Reklamo ni Pinky pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa gilid para ibigay ang spotlight kay Roxy. At malakas pang chineer ni Pinky ang kaibigan. Will you be my girlfriend, Roxy? Mahinahong tanong ng lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Roxy. Ha? Pero hindi kita kilala. Baka nagkakamali ka lang. For sure hindi ako yan. Natatawang wika ni Roxy habang tumatanggi. Hindi ako nagkakamali. Simula nung nakausap kita, alam kong totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Roxy. At gaya ng sinabi ko sa'yo noon, kung bibigyan man ako ng tatlong kahilingan, ikaw at ikaw lang ang tatlong beses kong hihilingin na maging akin. At alam mo na kapag wala ka sa buhay ko, ay parang wala na rin akong pustiso. Because I can't smile without you, Roxy. Nalaki ang mga mata ni Roxy sa gulat matapos niyang marinig ang mga salitang iyon. Caleb? Nauutal na bigkas ni Roxy sa pangalan ng binata. Tumangutango naman si Caleb at malawak na ngumiti. Ikaw nga, Caleb! Halos maiyak sa tuwang sambit ni Roxy. Tuluyan nang lumuhod si Caleb sa harapan ni Roxy at sa pangalawang pagkakataon ay tinanong ito ni Caleb. Will you be my girlfriend, Roxy? Mabilis na tumango si Roxy kasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa sobrang saya na nararamdaman niya ngayon. Hindi lubos maisip ni Roxy na darating kaagad ang araw na ito. Yes, Caleb! Yes! I want you to be my boyfriend! Matapos na sabihin ni Roxy iyon, ay kaagad na tumayo si Caleb para yakapin ng mahigpit si Roxy na maging si Caleb ay napaluha sa sobrang saya. Naging masaya ang pagsasama ni na Roxy at Caleb matapos ang araw na iyon. Pinatunayan ni Caleb na handa niyang mahalin si Roxy. Hindi dahil sa panlabas na anyo nito, kundi dahil mahal niya si Roxy sa kung anuman ito. At tanggap niya si Roxy ng buong buo. Sa katunayan, naniniwala si Caleb na maganda si Roxy. Depende na lang talaga sa tao kung paano nila na-appreciate ang itsura ng isang tao. Alam din ni Roxy na hindi pera ang habol sa kanya ni Caleb kahit taxi driver ito at CEO siya. Ramdam ni Roxy ang pagmamahal ni Caleb sa kanya ng buong buo. At para kay Roxy, ang pagmamahal ay hindi nababase kung mahirap ka man o mayaman. Dahil gaya ng sa liriko ng isang kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Patuloy na nagmahalan si Caleb at Roxy sa mahabang panahon. Sila ay tuluyan ng ikinasal. At ang pagmamahalan nila ay nagbunga ng dalawang anak. At ngayon, nasa harapan sila ng Eiffel Tower sa Paris, France para i-celebrate ang kanilang third anniversary as husband and wife. Sinong mag-aakala na ang dating imagination lang ni Roxy ay naisakatuparan na? Pinatunayan ng kanilang love story na kapag gusto mo ang isang tao, ipaglaban mo ito. Huwag kang susuko hanggat may pag-asa pa at hindi pa huli ang lahat. Dahil malay mo, siya na pala ang makakasama mo sa hirap at ginhawa at habang kayo ay nabubuhay. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out po to Sandra Miranda Vlogs from Jeddah, KSA! Delia Granada from Canada! Hello po to Michael Gabia from Japan! Zenny Veloria from Geneva, Switzerland! At shout out din po to Eileen Daligdig from Oman, UAE! At Melanie Frendoso from Italy! I-comment lang down below kung may mga suggestions or mga plot ng story kayong gusto mapakinggan. Hanggang sa muli!